JDM number 1. Ang nasa likod ko ay isang 2001 Honda CR-V. Binili ko yan. And I hate it! Nako, saan ba tayo magsisimula? Itong kotse to, binili ko to. Yan, yan ang bagong dagdag sa JDM garage natin, ano. So, akin po talaga yan, nabili ko na po siya. Tapos, hindi naman sa hate na hate ko tong kotse to. Uunahin ko lang yung mga bagay na ayoko sa kanya. At syempre, ang reputasyon nito ay malakas sa gas. So, sabi ko dati, woo! Mga mahihinang nila lang, lalakasan kayo sa gas dyan dahil hindi kayo sanay, ha? Ako, bilang eksperto sa lakas sa gas, sa pagmamayari ng Evo 6, Evo 3, hindi na bago sa akin yan. Sanay na ako eh. Pero nung na-drive ko to, grabe, totoo nga, malakas nga siya sa gas. Kung ako ay sanay sa mga Evo, eto, mas malakas sa gas sa Evo to. Yung Evo kasi, minsan umaapak yun, 9, 10, ganon, pag hindi mo binuboost. Pag binuboost mo, sure ball yun, 6. Pero eto, 5-6 yon. So malakas talaga siya sa gas. Tapos hindi pa siya mabilis, no? Mabagal siya, guys. Pagka lampas 120 na, medyo ano na, the struggle is real na. Ano siya, medyo malikse sa traffic. Pero pag hina-highway mo na, medyo mabagal siya. Tapos yung mga akyatan ng marilaki, isko po, hindi kayo makaka-overtake sa mga kamote riders. No, pwede siguro, sabihin yung iba, bobo ka lang mag-drive, Ramon. Pero, hindi. Kailangan mag-Baginong Maria para ano eh, maka-overtake sa pabundok eh. Ayun. Yan, tignan nga natin yung makina kasi nito. 2 liter kasi to na 2 liter po siya na automatic. Bukas na po ito. Yan. Yan ang salarin. Okay, medyo madumi ng konti. Okay, ito po yung makina niya. B20 ng Honda. Dalawang klase pala yung B20, guys. Isang high intake, isang low intake. Ito yung low intake. Ito yung B20Z. Mas mataas daw yung horsepower nito ng konti versus dun sa isa yung may parang patubo na kita yung intake, yung medyo mataas na gano'n, ano. Pag bagong start, parang diesel, pero tumatahimik naman pagka tumatagal. So guys, ang ayoko din dito, maselan to sa mga fluids, no? So brake fluid, power steering fluid, automatic transmission fluid dapat Honda. Hindi ka basta-basta pwedeng gumamit ng kung ano-anong power steering fluid. Sasabog yata kapag mali yung ginamit mo. Yung rear differential nito, kailangan din ng specific na oil. Yan. Para gumana yung all-wheel drive, kailangan din yan yung specific na oil. Oh. Tapos, ang ayoko din dito, eh, ang mga gasket ay tagasin. Magkakuha po natin ito, yung mga gasket nito, may mga tagas na ganon. Yan. Cylinder, ay, valve cover gasket, tapos kung ano-ano mga gasket dyan, pinaayos na po natin yan sa RCS pagkakuha ng pagkakuha natin. Ang tinakbo nito, syempre 43,000 kilometers pa lang nung nakuha natin, pero syempre 2001 pa to, saka tandaan ng mga gasket, tatagas at tatagas na rin sila. Ang ayoko din dito, itong mga plastic dito sa engine bay. Ibawa yung takip na to, yung ito pinalitan na to, ito reservoir cap, power steering cap. Ayan, malulutong yan mga yan. Tsaka ito. Ay, hindi yan.
Basta yan, malulutong sila. So, notorious na problema ng mga CRV yan. O kundi CRV, mga Honda na 90s in general. Ito, malutong daw to eh. Yung radiator top. Pero ito, original pa eh. Oh. Yan. Made in Japan. So, hopefully, hindi siya pumutok. Hindi ko pa siya pinapalitan eh. Parang okay naman siya. Ang nakakaba pala, lahat ng mga naggaganito, nag-upgrade ng mga fan. Kinapalitan nila ng high speed. So, ano ba yun? Dahil kulang yung powers nito, kaya nagpapalit. Parang kinakabahan tuloy ako. Tapos, ito, yung valve cover din pala, yung itim na yun, nagkakrack yung pintura. So, madalas yun, pinipinturahan nila. Eh, yung akin, buti naman, hindi pa naman pangit yung kalagayan ng valve cover. Maganda pa yung pagkakaitim niya. Okay, headlights. Ang headlights niyan, mahina ang buga. Ayun, so sa dilim, mahirap makakita. Pagkabili ko nito, may tint buto. Okay naman yung tint niya, medyo luma lang. Pero may gana pa rin. Akala ko, pag inalis yung tint, liliwanag. Pero hindi. Mahina talaga yung buga ng headlight. Buti na lang, sa mga kahong-kahong kong mga JDM-JDM, may nahanap akong LED lights na pakalat-kalat at compatible naman dito. Nilagay ko, ayun, lumiwanag-liwanag ng konti. But still, hindi pa rin yung solid visibility na itatawid mo sa pinakamadidilim na gabi na punong-puno ng mga zombie. Tapos mga ma'am sir, eto po, napakarami ng bushing na ito. Upper control arm, may lower arm, stabilizer link, may mga ball joint, may ball joint sa baba, may ball joint sa taas. Siguro mga 200 bushing dyan. Sa likod, ibang story na naman, marami rin bushing dyan. Sabi nila yung sandamakmak na bushing na yan, nakakatulong daw para magkaroon to ng car-like handling. Pero yung car-like handling na yun, parang gatrak pa rin eh. Baka car-like handling nung 1990s. Dito, yung rear tires niya. Nung nabili ko parang piki siya, parang naka-camber. Yung pala, sira yung suspension. Tapos, pinagawa ko na. Pero ganun pa rin. Ibig sabihin, yung settings talaga na itong kotseng to, na medyo naka-camber yung rear suspension. Ang solusyon ay maglagay ng adjustable na camber arm. Tsaka nung nakuha ko rin to, sira yung trailing arm bushing. Ayan, normal yata yun sa mga kotseng ganito rin. Lalo na sa edad niya. Ayun, pinalitan din natin yon, no? So, yan. Ayos na yung mga bushing niyan. Ito, yan, no? Collateral. Ano to, lat? Collateral. Oh. Collateral damage. So, nung naayos na, medyo umalay na siya, no? So, medyo diretso na siya. Hindi na po siya parang pike. Ito, isa pa to. Kapareho ng doorknob sa likod. Marami rin putol na ganyan. No? So, dapat dito, ganun daw, may technique. Kumbaga, dito, tas yung thumb mo, ipopress mo lang na pag ganun. Okay, tara, tignan naman natin yung loob, kung ano yung mga nakakabwisit dito sa loob. Okay, una-una, itong manibela na to. Para sa kotseng mamahalin noong late 90s, early 2000s, ang manibela na to ay hindi leather. Ang yan, stock yan. So, dapat ni leather na nila to eh. Kasi, sourcing kotse to eh, yun no? Pero may mga perforated na ganyan. Tapos, etong manibelang to, malaki. Malaki siya. Tapos, gabar ko, ulumi ko ito. So, yung turning radius niya, medyo malaki ha. Well, yung U-turn mo, medyo isa't kalahating lane yung mauubos. Tapos, nung una ko nakuha, horn button, medyo maganit. Bumusina ako ng bumusina, umokay naman. Ang isa pang naiirita ako dito, etong automatic niya. Kasi nandito sa steering column, ba't kasi nila nilagay dyan? Ayun, hindi lang ako sanay. Yan, Eto, parang i-aarko mo pag gano'y may hila, tapos baba. Minsan sumusobra, minsan lumalampas. From drive, sumireverse. May parang may technique. So, may gusto siyang may gusto siyang stroke para mapaano mo siya, mapasunod mo siya. 'Yon. At kasi hindi lang nilagay diyan, nakakalito. Kung dito na lang sana Dito gauge. Okay, tignan naman natin ang gauge. Ito nakaka-pruning kasi tignan niyo ha.
yung temperature niya parang nakatingala. So parang mainit na siya. Pero yan talaga yung gitna niya. No? Ayan oh. Oh. Parang nakatingala boy. Oh, eh yung gasolina ko nasa kalahati. So kalahati din siya. Pero sa angle na to, para siyang nakatingala. Yun. Okay, tapos ang nakakaba sa mga CRV eh yung clock. So bihira lang yung mga clock na gumagana. Ito parang flex na rin to eh, no? Yung clock ko okay. Yan, yung clock ko gumagana. Yung ibang tinignan ko CRV, pundido yan. Ngayon kinakabahan ako kung kailan bibigay yung clock ko. So kung oras na niya, oras na niya. O, tignan natin yung mga compartment, no? So marami siya mga compartments po dito, no? May lighter, ay may ashtray, merong parang lalagyan na ng sunglass ba yan? Tapos ito may compartment pa dito, ayos din. Pero ang may ilaw lang dyan sa gabi, so natin yung ilaw, no? Ito lang ashtray. Pero yung lighter, walang ilaw. Inimbestiga ko na yan kung may lagayan ng ilaw, parang wala. Ito, walang ilaw. Dyan, walang ilaw. Arte ko ba? Eh bakit? Dito naman, tignan natin ang kanyang cup holder. Okay, ang cup holder neto ay nandito sa kanyang ano ba tawag dito? Table. Itong table na to, natataas baba to eh. Eh may mga coins eh. Gandaan natin. Yun. Ay! Choknat ko, baka naglag. So ito, abnormal yung size. So parang mahuhulog yung soft drinks mo kapag ka nilagay mo dyan. Kasi parang mababaw lang siya eh. Tapos hindi standard yung sukat. Tapos dalawa lang siya sa harap. So isang drink dito, isang drink dyan. Tapos siguro yung burger mo nandito. Doon sa pinto, wala. No? So pag yung mga baso, yung mga bote ng tubig mo matataas, wale, hindi siya kasha rito. O kaya kung mataas masyado, matutumba. Okay, tumungo naman tayo dito sa power windows. Ang power windows niya, wala dito sa sidings. Nandito po. Oh, nandyan. So, ito, kocontrol mo to. Auto down. Auto down, uy! Ay, wala palang auto down. Auto up lang. Di rin. Tumudi yan eh. Try nga natin ulit. Okay, moody yung kanyang auto down at wala siyang auto up. Tapos ito brittle daw ito. Marami akong nakikitang mga naka CRV na putol yung ganan. So may science ng pagbukas sa kanila, no? So wag pilitin dahil ito ay malutongers. Yan yung pinto na rin pa lang yan, walang lock unlock switch, no? So walang switch na lock unlock para mag-unlock lahat yan. May power lock siya, pero yun nga, merong nabibiling lock unlock switch sa mga JDM o USDM yata galing na meron na up and down na yun. Actually meron na tayo noon, shoutout kay JDMX. Ayun. Sa pre-budol stuff. So review lang natin yung dashboard niya. No, ganda, wasari. Except dito sa gitna, may parang nagdikit ng Santo Niño dyan. Pero nalalagyan naman yan ng ganyan. Dati nga may nakakabit na TV dito eh. Original dealer accessory ng Honda. O pinalagyan nung dating may-ari. So high-tech na yun nung year 2000 man. Ano. So buti na lang, high-tech din yung pandikit na ginamit niya. Walang bakas na nilagay. Except dun kay Santo Niño. Pero sana yung bakas ni Santo Niño, ang kanyang blessing ay manatili sa kotseng ito. Ito naman! Ito, hindi ko alam kung stock o hindi. Walang cover yung salamin. No? Hindi ko alam kung bakit. So, pag ako nasisilaw sa araw, nasisilaw naman ako sa kagwapuhan ko. Tapos wala rin yung parang ano rito, strap, kung saan iniipitan ng mga RFID. No? So, yun. That's that. Okay, sa panghusga rito, etong mga upuan nito, parang walang lumbar support. So si Rachel Imperial,
binilihan ko na itong parang baboy na to ng suporta sa likod kasi umaangal siya dahil masakit daw yung likod niya rito. Ako syempre, ano pa ako eh. Flexible pa ako eh, kaya wala pa akong angal diyan. So, siya meron. Well, dalawa yung binili ko para pareho kami. Yung back door, kailangan pindutin 'yan. Nakukuha naman siya sa kapa, pero hindi siya na-unlock from here. Kailangan lang siyang pindutin doon or sususian mo doon sa likod. Kasi usually unlock mo 'yan tapos magiging naka-unlock na 'to. Pero ito eh wala siyang ano rito. Kumbaga wala siyang switch. Wala siyang parang pinto, no? So kailangan mo oh ito, ito nga may warning eh, oh. Para hindi ka na matanga. So to prevent damage to the glass, close the tailgate before. Oh, so ito una, mataas mo. Tapos ito, ibubukas mo na. Tapos pagkahaba-haba niyan, no? So kung may gamit kang dala, ang layo lalakarin mo. Ngayon, ito ay kumbaga JDM style. Actually sa buong mundo ganito yung likod nito. Diyan siya bumubukas. So iiwasan mo yung buong pinto na yan para umabot dito, no? Kung pataas na lang ng isa yan, mas madali ka makakapunta ron. Kasi dun ka magbababa ng gamit. Kasi andito yung mga kotseng sasagasa sa'yo eh, eh diba? Okay. Dito naman tayo. Etong spare tire cover, wala yung sticker dito. Tsaka madalas yan nasisira yung zipper. Kaya ito pinagawa ko na lang to eh. Ito ano na lang to, garterized. Ganon. Yan, problema din dito sa CRB yung mga spare tire. At pag ikaw ay nagmags, dapat yung mags mo 5 pieces para yung spare tire hindi naiiba. Kasi huhusgahan ka ng mga nagsi-CRB na eh iba. Di pareho, apat lang. Kaya kailangan mo, sana meron ka nito. Punta naman tayo sa bubong department. Ito, malulutong din daw to. Itong mga plastic na to. So kailangan mo ingatan, wag mo lang bitinan kasi magka-crack o masisira. Dami ko na nakikitang sira din yung ganyan, no? Kaya nagbebenta ng surplus na ganito. Ay ko, ha? Pinapalitan ba yan? Yung pala, yung nga, lumulutong. Tapos yung akin na bubong, sa awa ng Diyos, wala namang kalawang, walang bulutong. Ewan ko kung dahil bata pa tong kotseng to, ewan ko kung dahil low mileage tong kotseng to nung nabili ko at may garahe yung may-ari. Sana sa kakagamit ko, dahil gagamitin ko talaga to eh, no? Pag naulanan, sana hindi bulutungin. O yun, sa pangayo ko sa kanya eh, itong CRB na ito, ang dami mong kamuka. Kung gusto mo maging iba, kailangan mong JDM, which yung mga itsurang yon, hindi pa naman ako ganun ka fan. Well, siguro, hindi pa ngayon. Mag-grow din siguro sa akin yon. Ayun, so yan nga guys, no? Yan ang ating bagong CRB. Ito lang yung initial yung mga ayaw ko sa kanya. Hindi naman sa hate na hate ko siya, no? Huwag kayong matampuhin dyan. Part 1 pa lang to kasi sasabihin ko pa yung mga nagugustuhan ko naman sa kanya, of course, no? Kasi nadadrive-drive ko na rin eh. Nakuha ko to 43,000 kilometers ngayon, nasa bandang magpo 45 na. So malayo-layo na yung nabiyahe ko dyan, nagbanding na rin kami dyan. Tapos nakita ko rin yung mga kagandahan sa kanya. Well, alam ko naman na magagandahan ako sa kanya. Pero yung pa lang yung mga ayaw ko. Sa part 2 ng video natin tungkol dito sa CRV nyo to. Actually hindi lang part 2, marami pa to kasi bibihisan ko pa to, papalit-palitan ko pa to, bibiyahin natin to. Ayan, may journey pa tayo kasama ang kotseng ito. Alright? So yun, JDM number 1. Shout out doon sa mga kaibigan natin, si Master Franklin Lu, may mga binigay siyang accessories sa atin, bigay tayo ng pakpak, ganon. Si JDMX, si JJD, nako, malakas mambudol po yan. Siya ang performa and full marking. Sabi niya, gawin ko ng JDM to. Pero supportive naman siya sa atin, sa kung gusto natin, dahan-dahan lang, paabu-abubot muna. Ayan, tignan nyo yung Facebook niya, marami siyang mga good shit. At syempre yung mga naka-Honda, tsaka CRV community, Diyos ko po,
sobrang supportive or budol-tive. Ayun, na-appreciate ko yung mga bagay na ganyan. Tsaka syempre, of course, yung mga friends natin, Ravenol, Palke, Drive Plus, RCS, Hipotechmat, Zidcars, Magic Collar, yan. Solarex Tints, tsaka JD Mapplers din pala. Yan, nagparamdam na yan. Hindi ko pa ina-announce ang presensya nito, nagpakita na sila ng suporta. Tsaka parang naamoy na nila na may bago tayo yung sasakyan na they can be a part of. Ayan. No? So, ayan. Yon, nalakas sa gas. Tsaka mabagal. Tsaka gabar ko lumiko. Pero yon, no? Bangan nyo yung part 2. Mga bagay na gusto ko naman dito. JDM, number 1.